Ang hinahangad po namin sa Liter of Light at sa volunteer to be able to reach each and every home, to educate people at the same time, makatipid po sila sa kuryente. And alam po nila na may alternative sources of energy na hindi po nila kailangan dumipende sa commercial electricity para lang magkaroon ng ilaw. It is possible to do this, you know, without being an electronics engineer, you know, without being a technician, but just simple basic knowledge sa electronics. Only 2% of the Filipinos know about alternative sources of energy, such as solar. Ano po yung nagawa nung bote ng ilaw dyan po sa bubungan natin? Nakakatipid kami sa kuryente. Kasi pag-araw hindi na kami nag-iilaw dyan kasi yun na ang ilaw namin. Talagang maliwanag na maliwanag siya. Lalo pag sobrang ang init. Maraming nagutuwa sa imbento na to sa kuryente na malaking tipid rin nila eh. Kaya gustong gusto rin nila eh. Ito, wala na itong patayan eh. Nabalitaan namin na may mag-aano daw dito ng solar. So, interesado kami na matuto dahil kailangan namin yun dito. Kaya pumunta kami. So, magsimula muna tayo sa bote kung saan pumapasok yung araw sa umaga. Pero yung mas importante talaga is yung panggabi. The revisions we made for the standard solar bulb, kasi useful lang siya sa morning. So, pagdating na ng gabi, since wala na tayong araw or wala ng sun, hindi na siya magagamit ng mga pamilya na install ng solar light. What we have here, we designed a simple circuit kung saan na pagdating ng gabi, automatic mag-trigger siya, mag-on na yung light sa ilalim. Tapos, ginawa rin namin available yung buong sirkuito na madaling intindihin ng mga tao. So, ito po yung dati nating bote. Ito po yung nadagdag na po natin yung ilaw. Pag umaga, nakita niyo po, hindi gumagas, may araw pa. Pero pagdating po ng gabi, pag tinakpan niyo po yan, automatic po mag-on. Theoretically speaking, sa 1 watt LED na to, sa high power na LED, kayang-kaya niya magpailaw ng 15 square meters na kwarto, na ito lang. Tapos reading light po siya. Ibig sabihin, sa ilaw lang na ito, kayang-kaya mo na magbasa ng libro. Napakalaking bagay para sa katulad namin dito sa bundok. Excited lalo ako, masasabi ko sa mga kababaihan dito na ito ay pwede natin gamitin na hanap buhay, lalo sa mahirap na buhay natin dito. Lahat ito is ino-open source namin para makatulong, hindi lang para sa inyong bahay, pero pangkabuhayan. Yan yung isang litrong liwanag. Isang solusyon para sa umaga, pero mas magandang solusyon para sa gabi. Yeah.